bakit mo ba kailangang mag-umpisa na na mag-aral para sa CCNA certification mo ngayon na? Diba? Yun. Ganito, bigay ko lang sa inyo yung isa sa mga inquiries na nare-receive namin sa Mnet fanpage namin. So, nangungusumi na si Ma'am Joy sa mga ibang tanong dito. Ito, isang tanong na nakaraan lang. So, sabi niya, Ma'am, ano, may nag-message eh. Ayan. Kasi minsan may mga, di ba minimessage ko kayong lahat? Binablast messaging ko lahat yung mga nag-message siya sa fanpage. Yan yung tanong niya. Sabi niya, ba't ba ako mag-e-enroll dyan? May discount ba yan? Kasi may discount kami nito nakaraan. Ano po ba benefits pag naging CCNA ako? Ba instant, ay, ito maganda eh. Gusto ko yung tanong niya. Instant daw ba na magkaka-work siya agad kapag ka, pagka nag-enroll siya? Pag naging CCNA siya, instant po ba na magkaka-work agad ako? Actually, eh, binura ko yung mukha niya, di ba? Tapos nagkakaw na lang smiley face, di ba? Actually, hindi lang yan yung, marami kami mga nare-receive na ganyan, sasabihin pa, amang pagka nag-enroll ba, baka may sa inyo, ano, instant ba, may trabaho na ako agad, o ganun, o may placement ba kami? Yung pagka nag-training ka, dadaling kita sa company, tapos i-hire ka na, parang ganun, yun yung pagkakaintindi ko eh. Tapos, yung mga common notion nila eh, instant ba? Pagka nag-CCNA ba, kung magkaka-work na ako agad? Yun yung mga tanong nila. Madami pa yan. Yan lang yung pinaka-latest na pinakita sa akin ni Miss Joy. So, ganito ah. Bigyan ko lang kayo muna ulit ng overview. Diba? Ang tanong, ano ba yung CCNA ulit? Diba? Ano ba kasi nga yung CCNA na yan? So, si CCNA, yan ay isang certification na binibigay ng Cisco para sa mga entry-level network engineers, 'di ba? So pag sinabing entry level, ibig sabihin beginner ka. Kumbaga doon sa may food chain ng mga network engineers, 'di ba? Meron kang yung ano, senior, 'di ba? Tapos may junior, 'di ba? Tapos meron yung entry level. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka nasa ilalim nila. 'Di ba? Pinaka unang-unang work mo. As in, kumbaga sa school, elementary. Diba? So, ikaw yung elementary level na network engineer. Kasi as you go along, syempre, may mga natututunan ka na bago habang nagtatrabaho ka o kaya mga bagong technologies and through experience, tumataas yung level of knowledge mo. So, si CCNA, pang entry level talaga yan, pang beginners. Okay, pang beginners na gustong pumasok sa networking field. Diba? Si CCNA kasi, yun nga, certification yan, yan ay kin-create ni Cisco. Basically, technically, talaga, para sa mga individuals na gustong pumasok sa networking field pero walang network background. Kaya nga, beginners. Gets niyo? So, para sa network, para sa mga taong walang network background, yan kaya sinabi mo, Ma'am, ano eh, wala akong network background, pwede ba ako sa CCNA? Eh, talaga. Eh, para kasi sa'yo yan. Diba? Ginawa talaga ni Cisco yan para sa mga walang background. Yung pumapasok pa lang, kaya nga entry level at beginners. Yan talaga yung mga keyword niya para sa network associate. Kaya nga siya, associate level, kumbaga, sa karpintero, nung paggawa na bakit ng bahay, di ba? May karpintero, tapos may helper siya. Di ba? Yung helper, yung taga, yung karpintero, kunyari, mason, yung gumagawa ng mga semento, di ba? May helper yung mason. Yung mason, siya tagalagay ng mga semento. Tapos yung helper niya, dali, haluin mo ni semento, tapos bigay mo sa akin. Ganun. So, yung associate niya, di ba? So, hinihelp mo, yung boss mo, o kung sino man yung mas mataas sa'yo, yung junior na engineer, ina-assist mo siya. Pero, hindi porke helper yung karpintero na yun. May mga kasi din silang ano eh, may hierarchy din sa karpintero nung paggawa kami ng bahay. Dati meron, ang dahil doon yung pinaka nag-uutos. Kalimutan ko na, may pinaka nag-uutos, may mason, may karpintero, iba-iba yan, may tubero, iba-iba sila. Hindi ba sa karpintero, lahat ng ginagawa niya. May designation yon. So anyway, yun. So hindi porke helper lang yung isa yung taghalo lang siya ng semento. Dapat alam niya rin yung ginagawa nung mason, 'di ba? Marunong din siya kahit paano mag-overview, marunong din siya paano mag-tiles. Alam niya kung paano nilalagay yung semento, alam niya kung paano nilalagay yung bricks, 'di ba? Pero hindi siya yung gumagawa, nag-a-assist siya. So expected ni mason na alam niya yung pinapagawa. So ganun din si CCNA, 'di ba? So associate ka. So in a way, since entry level ka, bago ka pa lang napasok dyan, tinutulungan mo yung mas mataas sa'yo. Pero in a way, alam niya na dapat alam yung ginagawa niya, pero hindi mo alam exactly. Eh, guess mo, may overview ka. Hindi ka nga doon.
nagegets mo. So yun yung CCNA talaga, 'di ba? Tutulungan mo siya. And yun nga, si Cisco, CCNA niyan, kasi ang ginagawa ng Cisco, actually hindi lang kasi Cisco yung nagbibigay ng mga certification sa IT field, lahat 'yan, 'di ba? Lahat ng mga may products, 'di ba? May Microsoft, meron din silang Microsoft Certified Associate, 'di ba? So meron ding Oracle, may mga associate 'yan, 'di ba? AWS sa Amazon, may associate level 'yan. Kahit ano pa, CompTIA, may associate din 'yan. So kung gusto mo pumasok sa IT field, dapat alam mo na 'yung mga certification na 'yan, ang gusto nila, parang kumbaga, 'yung computer mo dinidikita mo na sticker, 'di ba? Intel inside. 'Yung iba mga hindi na Intel, buhay na certain ng stickers sa kung saan-saan, dinidikita sa may PC kasi nga bakit tinatatakan? Ibig sabihin, may Intel doon. Nagigets niya. So pagka Cisco certified ka, parang tinatatakan na Cisco na, oh, etong tao na to, alam niya kung paano pagaganahin yung mga devices namin, marunong siya sa networking, di ba? Ginagaranti ka ng Cisco, di ba? Sa mga companies. You know? So yung ibig sabihin. So ang ginawa niyan, yun nga, ang ginawa ng Cisco, nagre-research sila sa mga different companies, nitignan nila ano ba yung mga basic key job roles ng mga associate level na engineers. And based doon sa mga key job roles na yon, gumagawa sila ng curriculum na itinuturo nila sa'yo. Hindi na nila basta naisip yan. Okay? So, ngayon, since alam ng Cisco na yung CCNA ay designed nila para sa mga beginners and entry level, so ibig sabihin yung curriculum na kinreate nila, yan ay nag-uumpisa talaga from the very basic network fundamentals. So, may pinaka basic ng network. Kumbaga, kung mag-aaral ka ng math, kung ang CCNA ay math, tuturuan ka niya mula doon sa addition, subtraction, yung sa may pinaka-basic 1 plus 1. Eh, yun yung meron sa CCNA bago ka mag-algebra. Guess nyo, bago ka mag-calculus sa mga expert level na yon. Pero sa CCNA, doon ka sa may pinaka-basic, kumbaga, basic math. Okay, so yun yung meron dyan sa CCNA. So pagka inisip mo, ma'am, wala akong network background, pwede ba ako dyan? Pwede ka talaga kasi para sa'yo yan. Diba? Yun talaga yung CCNA. So ang tanong, kung si CCNA daw ba siya, itong taong nagtanong na yan, di ba? Para saan ba? Para kanino ba kasi talaga yung CCNA na pag-aaral na yan o yung CCNA na certification? Ganito ah, yung CCNA kasi na certification, yan ay para sa mga tao na gustong mag-pursue ng career in networking. Kasi networking na exam yan, di ba? So networking na exam yan. At yan ay designed para sa mga fresh graduates. Ibig sabihin, kung nag-aral ka ng IT, ECE, engineering, computer engineering, di ba? Kahit na anong college degree na fresh graduate ka, pwede ka dyan. Di ba? Marunong ka magbasa, magsulat, magbilang, pwede ka na dun. Di ba? Kung career shifter ka naman, posible na nagtatrabaho ka sa call center ngayon as technical support, as customer service agent, o kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon na hindi ka masaya kasi gusto mo talaga computer, pwede sa'yo yan. Kasi sa computer, pipili ka lang naman. Dalawa yan. Isang software-based at saka isang hardware-based. Kasi pag sinabi ko naman kasing software-based yung mga programming. Kung di mo masyadong gusto ng programming, di ba, yung mga gumagawa ng apps, mga ganyan, sa networking ka. Diba? Yung gusto mo, yung nag-hack-hack. O kaya yung nag-handle ka ng mga routers, gustong-gusto mo na magaling ka sa Wi-Fi, mga ganyan. Mga ganyan. Internet working na mga network devices. Yun ang gusto mo mag-career shift, di ba? Aral ka ng CCNA, di ba? And yan ay para sa career advancement. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagtatrabaho na presently sa isang company, tapos gusto mo ma-promote, di ba? Kasi yun nga, may mga estudyante ko na matagal na seasoned veterans na nagtatrabaho sa networking field sa abroad, hindi sila na po-promote kasi wala silang certification. Kailangan, isa sa mga requirement minsan yun for promotion. So, minsan, ano sinasabi nila, ma'am, alam mo, mas matapos 10 taon na ako dito sa may company na to, tapos may na-hire sila na Indiano, batang-bata, wala pa isang taon, pin-promote pa, boss ko pa, di ba? Kasi bakit? Kasi siya, Indiano na yan, lahat na lang certification kinuha. Di ba kasi sa India may mga ano, may mga exam takers for hire doon kasi magkakamukha sila, magpatubo lang sila ng balbas, pwede na mag-exam. Meron kasi sa India na iba, di ba? So, mama, mas marunong pa ako doon eh. Eh, wala tayong magagawa kasi siya certified, ikaw hindi. Eh, requirement ng company yun. So, kung gusto mo na career, for career advancement,
kung medyo nagtatrabaho ka na, kaya dati nagtuturo ako sa Mnet, may mga nag-enroll sa akin na tagal na nag, ano, mas magaling pa sa akin, mas matanda pa sa akin, minsan nakakatakot turuan kasi kailangan nila yung certification kasi nga, for promotion. And kung gusto mo mag-level up yung career mo, kung presently, napapako ka sa kung ano ginagawa mo, sabihin nila natin na nagtatrabaho ka na sa network, pero hindi ka, ayaw ka nilang bigyan ng extra na responsibility kasi duda sila sa'yo kung alam mo yon, di ba? Misan kasi kailangan mong patunayan sa sarili mo, patunayan mo sa kanila na alam mo yan by taking an exam. Kasi yung ganyan ng mga certification based sa states, di ba? Ang CCNA certification, yan ay isang international certification. Sa ibang bansa, requirement nila talaga palagi, parang yan ay proof of knowledge na meron kang certification, lahat na lang may certification to, certified na certified carpintero, certified na real estate agent, certified na contractor, lahat na lang sinesertify. Diba? So, ganun yun. Kaya kung gusto mo mag-level up yung career mo, kailangan meron kang certification from a very big organization na ginagarantee nila sa mga hirers, companies na, oh, alam niya to kasi certified namin siya. Nag-take siya ng exam, pumasa siya, alam niya yung mga basic na kailangan dyan. Okay, so yun yun. And next, hingal ako. Next, may iniinom kasi akong gamot. Ngayon, parang nagigihingalin ako. Next, ano pa yung CCNA? Requirement siya. So, yeah, requirement siya saan? Yun nga, pag maghahanap ka na ng trabaho, di ba? Yun nga, kung gusto mo nga, balik tayo dito sa pagiging career shifter mo at saka fresh graduate mo, ha? Kasi yung mga gusto ng career advancement saka mga nagle-level up, na-hire na sila. Di ba? Kung fresh graduate ka or career shifter ka, gusto mong pumunta sa isang career na nasa networking, requirement knowledge ang networking skill. Gets mo? So, requirement na marunong ka niyan. Ngayon, minsan makikita mo yung mga job hirings ngayon. Ang dami naglalagay doon sa may group namin. Wanted. Wanted. Ano, hiring sila. Okay. Pwede fresh graduate or career shifter, nakalagay talaga doon. Tapos CCNA, a CCNA certification is not required but is a plus. Yan, not required. CCNA certification, not a requirement but is a plus. Ayan. So, yun siya. So, ibig sabihin, kung gusto mong magkaroon man lang ng pag-asa na ma-hire para doon sa trabaho na yun, kasi gusto mo yung networking yun eh, di ba? Ngayon, kailangan mo meron kang at least nag-aral ka ng CCNA. Meron ka CCNA level of knowledge. Certification is an advantage but not required. So, ibig sabihin, at least, nag-aral ka kung ano man yung mga included dun sa may curriculum, kung ano man yung mga kailangan matutunan ng isang network associate na certified ng Cisco, alam mo na. So, ang difference mo lang, hindi ka lang pa nakapag-exam kasi wala ka pang pang-exam. Diba? So, yun yun. Okay. Anong ibig ko sabihin dun sa may advantage? Diba? Sa panahon kasi ngayon, mataas yung competition, di ba? Hindi lang ikaw yung nag-aral ng CCNA niya. Hindi, lalo na dito sa Pilipinas, ang daming graduate, di ba? Kasi maraming mga school, tsaka mura lang naman yung education natin, di ba? So, ibig sabihin, kapag ikaw gumraduate, hindi lang ikaw yan. Diba? Ang daming nyo! Siguro sa ang mga HR ngayon, ilang application yung tinitingnan nila, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Tapos, ang opening lang nila, 3, 4, 5. Nagigets mo. So, ibig sabihin, sa 1,000 na lang, sa 1,000 applicants, di ba? Tapos ikaw fresh graduate ka, sabihin na natin, engineering yung, ano, yung course mo, medyo mataas yun, di ba? Eh, hindi lang naman ikaw engineering graduate, mamaya kasabay mo pa yung mga ka-schoolmate mo na nag-a-apply doon, tapos pati valedictorian nyo. Tama ba valedictorian? Asuma cum laude nyo, asama mo nag-a-apply doon. Di ba? Eh, anong edge mo sa kanila? Competition yan. Nagigasin nyo. So, ibig sabihin, kailangan mong itaas ng konti yung level mo sa ibang mga kasabayan mo. And having a CCNA certification would elevate you higher from the competition. So, mataas na advantage yun kung gusto mo magkaroon ka ng konting leverage dun sa mga kasabayan mo na hindi nag-aral ng CCNA, na parehas mo na engineering graduate or IT graduate o kung ano man yung pinagka-graduatean mo. Okay, so, nagiging advantage yan para sa'yo. So, next, ang tanong nga, yun, ano ba yung mga advantages? Ito na tayo. So, ano ba talaga yung mga advantages ng pag-aaral? Pag-aaral na lang.
okay, o pagpasa ng CCNA na exam. So balik ako ulit sa kanya. Kasi ang tanong niya talaga, ano po ba benefits pa naging CCNA ako? Instant po ba na magkaka-work agad ako pag nag-CCNA na siya? Yung tanong niya sa akin, wow. So ito nga pag-usapan natin, ano nga ba kasi nga yung magiging advantage mo kapag ka nag-aral ka o napasa mo na yung CCNA certification mo? So ang tanong nga niya sa akin, ma'am, kapag pumasa ba ako ng CCNA o nag-aral ako dyan, di ba? Magkakaroon na ba daw siya agad ng work? Automatic, yun ang galing-galing ng keyword, di ba? Automatic ba? Magkakaroon na siya ng trabaho? So, ganito ah, kung meron man ikaw nakausap o may nagsabi sa'yo, yung mga ibang training center nagsasabi sila na yun nga, na pagka nag-aral ka niyan, di ba, o kaya nag-enroll ka sa kanila, may automatic job placement sila, magkakaroon ka na agad ng trabaho. Teka-teka lang, di ba? Isip-isip ka. Walang ganon. Walang guarantee yan, 'di ba? Kunyari na lang ako nga, gusto ko maging artista. Kunyari na lang, 'di ba? Gusto ko maging artista. Mamutol ka ulit, no? Gusto ko maging artista, 'di ba? So, mag-enroll ako sa Star Magic acting workshop. Okay, may acting workshop yung Star Magic, 'di ba? Sa ABS-CBN na may hawak noon, ha. Star Magic acting workshop, yung mga ano, tinuturuan nila paano umiyak-iyak, paano sa mata-mata, 'di ba? Ganun. Okay. So, ibig bang sabihin ako, nag-enroll ako dun sa may Star Magic na acting workshop at natapos yung training ko, artista na ba ako? Guaranteed ba yon? Makikita mo na ako agad sa TV? Di ba? Hindi rin nila kaya i-guarantee sa'yo na magiging artista ka. Di ba? Kunyari na lang, magsaysay. Ito na lang, alam niyo magsaysay? Oo. Yung magsaysay, isa sila sa mga pinakamalaking job placement companies na nagpapadala ng mga seaman sa barko, mga cruise ship, di ba? Okay. Si magsaysay, may training din yan. May mga pa-training din sila. Pa-training sila ng cook, pa-training sila ng kung ano-ano. May pa-training sila ng seaman, di ko na alam. Okay, game. So, ibig sabihin ba, kung gusto ko maging seaman, pag ako nag-aral ako sa magsaysay, kaya ba nilang i-guarantee automatic na pag gumraduate ako, seaman ako agad? Hindi rin. Sila na yung placement company. Ha? Sila nakausap ng mga cruise ships. Ha? Sila talaga nagpapadala doon. Hindi rin nila kaya i-guarantee sa'yo. Yung automatic na work, walang ganon. Diba? So, ibig sabihin, kung may nangangako sa'yo ng ganyan, teka lang, mag-isip-isip ka. Ibig sabihin, binibigyan ka nyo ng false hope. Walang ganunan. Diba? Hindi porke nag-aral ka, hindi porke gumraduate ka, ito na lang pinakamatindi. Hindi porke gumraduate ka sa school, nag-aral ka ng limang taon, hirap na hirap kang magpasapasa ng project mo, hirap na hirap kang magbayad ng tuition mo, hirap na hirap kang kumopya doon sa may katabi mo para lang pumasa ka doon sa may exam. Hindi porke nakagraduate ka, trabaho ka agad, dyan ang katotohanan ng buhay, walang eskwelahan na magsasabi sa'yo automatic yan, unless sa Harvard ka gumraduate. Diba? Hindi pa nga sila gumagraduate, kinukuha na sila ng mga company. Harvard yun! Guess nyo? So, ganun. Wala, ano bang jobless na Harvard graduate? Parang, hindi ko alam, hindi mo ako ba, hindi mo ako graduate doon. So, anyway, yun siya. Walang ganunan. Walang ganun. So, pagka, yun nga, minamarketing spiel ka ng kung sino-sino, kahit na ano pang training yan, na sinasabi siya, kaya pag ano, gusto mo maging basketball player at hindi. Gusto mo maging basketball player sa PBA, tapos may mga basketball workshop yung mga PBA players, eh, magiging PBA player ka rin ba? Diba? Walang ganon. Walang automatic sa mundo, hindi porke inaral mo yan, nandun ka agad. So, kailangan pa yan ng hard work, konti. Ma'am, kung ganun naman pala, hindi naman pala ako, ano, guaranteed na magkakaroon ng trabaho, ba't pa ako mag-aaral? Ba't pa magpapakahirap ako magbayad yung CCNA exam na mahal niya, 16,000 yan? Ba't pa ako mag-aaral ng hirap-hirap niya? Kaya nga, ano, tawag graduate na nga ako. Buti nga, saya ko nga pagka-graduate ka, shit, yes, wala nang libro. Woohoo! Kaya ganun-ganun ka. Diba? Basta paarali mo na naman ako eh. Wala naman pala. Hindi mo naman pala magagarantee na magkakatrabaho ako. Okay? So, pag ikaw ay nag-aral o naging CCNA ka na, ang mangyayari sa'yo, yung pag-aaral mo na yan, yung CCNA certification mo na yan, will prepare you for the job na gusto mong puntahan. I-prepare ka niya. Nagigets ninyo? So, ibig sabihin, isipin mo palagi sa sarili mo. Kaya ano bang gusto mong maging? Okay, gusto ko maging artista. Mamam talaga. Hindi, sample ko lang yan. Ba?
Gusto mong maging artista, eh gwapo ka naman, maganda ka naman. Pero tatandaan mo, hindi lahat ng gwapo at saka maganda, artista. Diba? Kaya kabila mo, gwapo-gwapo, artista ba yun? Diba? Hindi. Nanonood ako ng ano, yun ang bidaman eh, ang gugwapo ng mga iba dun. Diba? Hindi naman sila nagiging artista, kaya nga sila nag-apply-apply dun. Nag-audition, sumasari-sari kung saan-saan. Diba? Hindi basta-basta, wala nga automatic, pero nangyayari, piniprepare ka niya, ano ba yung mga kailangan para doon sa may trabaho na gusto mo. Diba? Kunyari, gusto kong maging photographer, wedding photographer. Ayan yan, diba? Yun yung gusto mo, punta mo yung dulo. Anong gusto ko maging? Gusto ko maging wedding photographer. Anong kailangan mo para maging ganun? Diba? Hindi porque bumili ka ng camera, photographer ka na! Yung picture mo, pangit-pangit, magkaka-picture mo, kailangan marami kang aralin tungkol doon. Aralin mo yun. Meron mga kasama doon. Diba? Kailangan mo i-prepare yung sarili mo para pagpunta mo doon, hindi ka nga-nga-nga-nga. Nagigas niyo. So same din sa network, di ba? Gusto mo maging network engineer. Okay. So ano yung mga kailangan mo para maging network engineer? Kasi wala kang alam. Pupunta ka pa lang doon. Hindi porke graduate ka, pupunta ka na doon. Diba? Kailangan mo i-prepare yung sarili mo. Ano ba kailangan mo pag gusto maging network engineer? Lagi sinasabi nila tao, magkuha ka na CCNA. Bakit? Kasi nga covered niya yan. Yung fundamentals ng networking. Nagigas niyo. So kung ano man yung mga kailangan mo para sa trabaho na yun, inisip niya yan ng Cisco. Sabi ng Cisco, nag-interview kami sa Dawakmak ng company. Ito yung mga kailangan nila. Ito yung mga requirement nila for a network associate. Meaning, yung mga bagong pasok sa network industry. Diba? Sila naggumawa niyan para sa'yo. Kaya aralin mo na lang. Pinag-aralan nila kung ano yung kailangan mo. Nagigas niyo. Piniprepare ka. Para prepared ka. Diba? You need to prepare. O ngayon, kung prepare ka na, so maghahanap ka na ng trabaho. Game. Kapag ka nag-aral ka, ng bilang isang CCNA kahit di ka pa pumapasa o pumasa ka na bilang isang CCNA, ano naman ang mangyayari sa'yo yan? Magiging system naman yan sa buhay mo. Okay? Pag nag-apply ka na, posible ka nang ma-shortlist sa HR. Okay? Posible ulit. Diba? So, anong ibig ko sabihin? Yung mga HR na yan, minsan may job opening sila eh. Kasi mga job openings nila, 5, 6, 7, 8. Kasi nyo, network engineer pa, kailangan lang namin yun, 3. Maglalagay sila ng hiring. Ilan ang mag-a-apply sa kanila? Diba? Nasasabihin nila, ano, we accept fresh graduates. Ay, Diyos ko doon. Ilan kayong fresh graduate? Diba? So, ngayon, ano ba sinasabi ko? Ayun, so say HR, 3 lang yung hiring nila. Ang nag-a-apply sa kanila, sabihin nila natin 1,000 nga. Diba? So, ngayon, ibig sabihin lahat yung 1,000 na nagtatalo-talo kayo, may competition kayo sa mata ng HR para ma-hire dun sa may mapapasok man lang dun sa may 3 kasi mag-shortlist sila, mag-interview sila. Hindi nila kayo pwede interview ni 1,000 lahat. Eh, baka hindi na kailangan, hindi na kayo kailangan, hindi nag-interview pa rin yung HR. Okay? So, mamimili yan mga 50. Ewan ko, 20. Yung mga best 20 dun sa may nakita nila na resume na pinadala sa kanila. Diba? Yun lang yung i-interviewin nila. Nagigets niyo? Okay, so being a CCNA or studying for a CCNA ay mag-elevate sa'yo higher dun sa may mata ng HR. Kaya ma-shortlist ka kasi ano yan eh, sa isang bang record nila, di-discuss ko sa inyo, di ba mga keywords lang yan, yung mga HR niya, kasi minsan nakita ako ng ano, na meme, di ba, parang tanga lang daw, kasi may resume na siya, yung resume mo na ginawa mo sa Word. Pag nag-apply ka sa Job Street, sa Monster, ano pa ba yung mga pinag-a-applyan ngayon sa online, kailangan mo ling i-retype yung nakalagay sa resume mo. Eh, may resume na ako, may ganun-ganun pa. Kasi, yung resume mo, yun ipiprint ng HR, di ba? Kapag pagka tinawagan ka na, interview ka, piprint nila yon. Pero bago nila iprint yon, nagpipindot-pindot sila dun mga keyword na kailangan nila sa mga taong kailangan nila, sa may job position na kailangan nila. So, yung mga tinype mo dun sa saan nga ba, sa Monster mo, kaya sa Job Street mo, yun yung mga keywords, may filter sila doon. Yung kasi nyo, kini-query nila yon. Okay. Ngayon, kung yung CV mo, yung resume mo, wala man lang laman, fresh graduate lang nakasulat dyan, graduate, sino nanay mo, sino tatay mo, kapatid mo, saka nag-elementary, saka nag-high school, yun lang naman pwede mong ilagay doon eh, saan ba yung seminar mo, nung gumraduate ka, hindi ka man lang masyashortest na Asia, ano ba to? Hindi ka man lang lalabas sa query nila. Kailangan mo ng mga special keywords doon para ma-shortlist ka. At yung mga keywords ng skills na kailangan nila, malalaman mo lang, makukuha mo lang. Nag-aral ka bilang CCNA o pumasa ka bilang CCNA, ma-shortlist ka.
Okay. So, hindi naman ibig sabihin nun na pag shortlist ka, eh, hard ka na rin. Diba? So, dyan na pumapasok yung mga sinasama, mga attitude first, diba? Skills later. Diba? May mga ganon. So, si HR, ang hahanapin niya sa'yo, diba? Yung CCNA mo, na certification, CCNA certification mo, in-enable ka niya na maharap ka sa HR. Guess mo, matawagan ka niya, ma-text ka niya, punta ka na sa akin dito kasi parang okay yung resume mo kasi may mga key skills ka na nanandun. Okay. Pero, yung being a CCNA mo ay hindi na makakatulong sa'yo na makalagpas sa HR. Na-guess nyo? Yung CCNA mo hanggang HR do sa pintuan niya. Ngayon, kung lalabas ka doon na happy, depende na yun sa'yo. Anong ibig sabihin? Depende na kung gano'n ka kagaling mag-carry ng sarili mo sa interview. Okay. Ngayon kasi, ang HR, ano ba ginagawa nila? Ano ba tinitest nila? Diba? So, pag-usapan natin ako. Ano ba tinitignan ng HR? Bakit ka ini-interview? Diba? Una, tinitignan nila kung kung match ka sa culture ng company nila. Diba? Kasi may mga bawat isang company, may iba-ibang culture yan. Diba? So, interviewing ka, tell me about yourself, mga ganyan-ganyan. What's your hobby? Bleh. Tapos, ano pa, may mga tanong eh. What's your, ano, strengths? Mga ganyan, mga ganon. Okay, i-discuss ko sa inyo yung pagka nasa ano na ako. May separate discussion ako. Nag-aral ako ng HR Trebachena sa The Ateneo. So, yung mga kasama ko doon, mga tagambatikang HR manager ng mga malalaking companies, mga malalaking call center. So, alam ko kung ano talaga yung kailangan nila. Pero ang point ko lang dyan, di ba, the way you handle yourself dun sa interview, the way na mapatunayan mo sa HR na good fit ka sa company nila, the way na mapatunayan mo sa HR na hindi sasakit yung ulo nila sa'yo sa 6 months na magiging probie ka, di ba, yun yung makakapagpapasa sa'yo. Kaya pagiging CCNA mo, eh, binagbigay lang ng ticket para makapasok ka dun sa may kwarto ng HR na mag-i-interview sa'yo. Ngayon, kung lalabas ka dun na happy, depende na sa'yo. Okay. So, ngayon, ibig sabihin, sarili mong sikap yan kung paano ka lalabas sa HR na masaya. Ngayon, paglabas mo sa HR, hindi ka pa tapos. Diba? May technical interview pa. Okay. So, yung technical interview, yan na yung magiging boss mo. Siya talaga yung nagpapahanap, siya yung nag-request ng mga bagong employees kay dun sa HR. Siya yung nanghingi ng mga requirements. O, kailangan marunong mag-IP addressing yan. Ha? Kailangan CCNA yan. Kailangan marunong yung gata-gata. Yung binibigay niya sa HR. Yung si HR, malay niya doon. Diba? Sinitignan niya lang sa keyword yun. Yung talagang naghahanap, eto na siya. Nasa technical interview na siya. So, ibig sabihin, kailangan mong patunayan sa kanya na yan. Pag ikaw ba ay na-hire, hindi ka magiging pabigat sa kanya. Kumbaga sa Mobile Legends, ang bigat mo, talo tayo. Diba? Hindi ka magiging cancer doon sa grupo nila. Diba? Kasi yun, wala ka alam. Mitik-mitik ka pa, yung pala, di ka marunong. May mga ganyan, diba? So, ayan na. Okay. Kung nag-aral ka ng CCNA mo, o CCNA ka man, diba? Ititest ni technical interviewer na yung sinabi mo, na alam mo nga talaga. Kasi nyo, so nagtanong siya, ang requirement niya, marunong sa IP addressing. So, tatanungin ka niya ng IP addressing. Diba? Yung mga iba dyan, nag-e-exam na lang kasi yung mga technical interviewer, ay din nila nagtatanong-tanong. So, pa-examin ka na lang. So, pa-examin ka na matindi ang subnetting yan. VLSM, usually, VLSM yung pinapa-exam nila. Pag pumasa ka dun, okay na sa kanila agad yun. May mga ganun. Naman, pumasa ako, VLSM lang. Ayos ba? Hard na po ako. Network ka na ako. Blah, blah, blah. Nang sabi ng mga estudyante ko, nag-exam na sila. Ma'am, ano kami? 10 kami doon. Ako ang taga-Mnet. Ako na pumasa kasi nagawa ka VLSM. Mga ganun mga story sa akin ng mga estudyante ko. Okay? So, ibig sabihin, yung pag-aaral mo at pagiging CCNA mo, yung mga nalaman mo habang nag-aral ka dyan, di ba, yan yung magpapapasa sa'yo dun sa technical interviewer mo. Okay? So, ibig sabihin, magkakatrabaho ka. Pero hindi automatic kasi you need to go through the process. Kasi nyo, para makapasok ka dun sa network engineering job na gusto mo, kahit associate level ka, once nandun ka na, tuloy-tuloyin mo na. Ituloy-tuloy mo na, aaral ka ulit. So, yun yung meron. So, nasagot ko kaya yung tanong nito ni Kuya, di ba? Ang sabi niya, pag nag-i-CCNA siya, instant po ba na magkaka-work ka? Hindi. You need to put down the effort. You need to prove yung attitude mo.
You need to develop your skills. Hindi porke nag-aral ka ng something, hindi lahat ng graduate eh nahahire, di ba? Hindi lahat ng mga tinuro sa atin ng teacher natin eh na-gets mo. Eh hindi lahat ng kailangan sa industry eh naituro sa'yo. Pero pagka nag-apply ka, kapag maganda yung attitude mo, matatanggap ka. So ibig sabihin, okay, may requirement din niya sa sarili mo. Okay, pero kung hindi ka nag-aral o isang CCNA, hindi mo man lang makikita yung HR ng company na yon. Okay, kasi marami akong mga estudyante na naka-enroll sa akin, pero hindi pa sila CCNA, pero ano, may networking job na sila. Kasi hindi naman requirement. Masyado. Basta na ano, masagot mo sila, alam mo. Tsaka makita nila na bright ka naman. Di ba? Hindi kayo ano yung sabihin ng anong default gateway? Anong default gateway? Di ko alam yun. Mga ganun. Eh, parang katatanggapin, di ba? Kailangan aralin mo yun. Next. So, ganito ah. Kung ikaw ay nakapag-decide na, so mag-CCNA, excited ka, so tingin-tingin ka ng mga forum mo, kaya may mga kaibigan ka, ganyan. May mga taong nega. Ayan na. Okay, so, makikita mo yun, madi-discourage ka eh. Kasi maraming nega sa mundo eh. Ano yung mga ma-encounter mo na sinasabi ng mga nega? At yung unahin natin, sasabi ng isang nega. Aral ka pa ng Cisco, hindi naman puro Cisco yung ginagamit in real world. Ikaw nga sa company namin, nakakami Cisco dito eh. Puro nga kami, ano eh. Kung naman tatak na sasabihin niya. Diba? Sabi mo, ha? So, ano nga aralin ko? Ano yung gusto kong tatuwa? Ano mga ganun? So, anong meron? Ganito. Sa totoo naman talaga kasi, hindi lahat ng company, Cisco nga yung ginagamit. Pag nag-aral ka ng Microsoft, hindi naman lahat ng mga company, Microsoft yung ginagamit. Diba? May naka-Linux, may naka-Mac. Diba? Pag nag-aral ka ng Photoshop, kanya mag-design ka na, hindi lahat ng company, Photoshop yung inaaral. Yung ginagamit. Diba? Meron sila mga ibang software na ginagamit. Diba? Okay. Pero, pag nag-aral ka ng Cisco, diba sabi ko nga sa inyo, ang sabi ng Cisco, nung ginawa nila yung CCNA curriculum, yan ay dinesign nila para sa mga beginners na gustong pumasok sa networking field. So, yung mga kailangan nung mga company required skill set ng mga company ay kasama doon sa may curriculum mo na tinuturo. Ngayon kasi kailangan mo ng application. Nagagasin nyo? So, tinuro ko sa'yo na ganito, kailangan mo ng IP address para makaping, makapunta sa server yung mga PC. O, paano mo i-apply? Sabi na Cisco, tingnan mo, eto meron kami device, etong concept na to, pwede mo i-apply sa amin, configure mo. Nagagasin nyo? Kasi, kung ikaw, marunong kang mag-configure ng IP address sa Windows. Okay, alam mo kung paano maglagay ng IP address, alam mo yung concept ng IP address, alam mo yung subnet mask, alam mo yung default gateway, alam mo yung DNS, alam mo yung DHCP. Diba, tinuro naman sa'yo ng Cisco yan. Diba? So, Microsoft na PC, alam mo. Ngayon, naputak sa isang company, may mga PC silang Mac. May silang Mac na computer. O, diba? Ilalagay mo rin ng IP address. Diba? Ngayon, Mac yun, hindi ko alam yun. Mac yun eh. Ayan ko, Microsoft. Ganun ka. Diba? Hindi. Kung ano yung IP address na nilalagay mo sa Windows, IP address, subnet mask, default gateway, DHCP, at kung ano-ano pa na pinaglalagay mo, yun din naman yung nilalagay mo sa Mac. Ang difference lang, yung kung saan siya nilalagay. Hindi naman nagpapalit yung concept. Hindi naman nagpapalit yung standard. Iba-iba lang yung window. Hey, ganun din kung magli-Linux ka. Kung Linux naman yung napasukan mo, di ba, maglalagay ka rin ng IP address, subnet mask, default gateway, DHCP, DNS, at kung ano-ano pa na ilalagay mo. Basta alam mo yung concept ng lahat ng mga ilalagay mo na kahit pa Linux yung ibigay sa'yo, kaya mo yung configure na hanapin mo sa ba nilalagay dito yon. Okay, so ganun tayo. Cisco yung alam mo, magkoconfigure ka ng routing protocol dyan, OSPF, o kung ano mo yung mga kailangan configure dyan. Tapos pagdating mo doon sa may trabaho, pinagamit sa'yo, Juniper, di ba? Paras lang naman yan. Nalagay mo rin IP address, routing, at kung ano-ano. Alam mo yung concept, yung configuration ay napakadali na kapag alam mo na yung concept. Kasi pinipindot mo lang naman yung configurations ang gagawin mo. O sige, maglalagay ako ng IP address. Paano ba nilalagay yung IP address sa Juniper? Diba? Yun na lang yung i-research mo. Hindi ba sinabi, maglagay ka IP address, sabi mo, ano yung IP address? Ano yung subnet mask? Ano to? Ba't conflict? Mga ganyan. At hindi naman alam, diba? So, ganun talaga yun. Parang gusto ko mag-aral ng photography. Diba, turuan natin ng photography. Ito yung mga focus, mga depth of field. Ito yung ano ituturo ko. Kailangan mo ma-apply sa sarili mo yan. So, kailangan mo pumili ng isang equipment na mapagpapraktisan mo. Pili ka Nikon, Canon. Diba, ako naka-Nikon ka, may trabaho ko, hindi naman lahat Nikon, may mga Canon. Nagtrabaho ko ng Canon, kumuha ka ng Canon na camera, pag nagtrabaho ko, hindi naman lahat Canon yung hawak nila. Gusto nila, puro Nikon. Nagigas nyo, kailangan mo nang
mapag-applyan mo no knowledge mo. Diba? Kung alam mo na yan, kahit ano pa, yung hawakan mo na tatak, kakayanin mo yan kasi mag-a-adjust ka lang ng konti kung paano siya ilalagay. Ang mahirap yung hindi mo alam yung ilalagay mo. Naintindihan nyo? So yun yun. Kaya wala. Daya mo sila sa buhay nila. Sinabi nila yun. Kasi nyo, kahit din naman sa ano, yung sa hiring process, yung mga HR, hinahanap nila Cisco certified. Palagi yan. Cisco certified o Cisco CCNA level of knowledge. Pag sinabi kasi CCNA level of knowledge, ibig sabihin nag-aral ka CCNA pero hindi ka pa nag-e-exam. So may ganun level of knowledge kaya hindi ka palang pasado. Ba? Pero pagdating mo doon, wala Cisco. Diba? Kasi yung Cisco, tinuro na sa'yo lahat ng basics, kaya hinahanap nila, apply mo na lang doon, i-google ka na lang ng konti para paano mo ilalagay, naaral mo sa Cisco doon sa may tatak na meron sila. Kasi yun, kaya nga standardized naman yan. Diba? May mga networking standards tayo na yun ay gumagana sa lahat ng mga networking vendors, including Cisco, including kung ano man yung vendor na ginagamit nila kahit pa Huawei yun. Kasi nyo, okay, next. So, okay tayo dito sa number one, ha? Huwag nga nang isip-isip ng ganyan. Next, sabi naman ng mga nega, Oh, ako pa yung Cisco? Eh, ako nga, natanggap ako dito sa network na to na hindi ako nag-aaral niyan. Wow! Ikaw na, di ba? Adi, sana all, di ba? Sana all, di ba? Eh, di, swerte niya. Di ba? Di ba? Pero kasi hindi naman lahat ganun. Di ba, sabihin na natin, artista, balik tayo sa artista. Diba? So, hindi naman lahat ng artista nag-acting workshop. Eh, nung pinanganak siya, napaka-iyakin niya. Nagpa-practice na siya, bata pa lang siya. Pagka may gusto siya kunin sa kuya, mama! Inuwan niya! Sumutulo-tuloy lang. Tapos maaway na rin siya. Sabi kayo, ikaw talaga kinukuha mo yung laro anong kapatid mo? Tapos binigay siya, tapos ngingiti ka. Ikaw din naman mo naman si mama. May mga tao talaga kasi madadrama. Tapos talaga mga expressive yung mata nila. May mga talagang inborn na yun. Tsaka talaga may halong swerte. Diba? May mga tao na may kilalang artista kaya naging artista. May mga ganun. Eh, hindi ko alam paano siya napasok doon. Sinwerte siya. Pero kasi hindi tayo lahat. Swerte. Hindi all. Tama ba? Sana all. Diba? Minsan may mga taong parang ako sa casino. Kuya, yung nanay ko sa tatay ko. Wala na pala ako, papa. Yung nanay ko sa kapatid ko. Mga kapatid ko, pag nagka-casino sila, may talaga silang mga bit-bit na swerte sa katawan nila. Pagpamindot sila, nananalo sila daan-daan libo. Unang upo, pindot, nanalo na, nakakainis ako kahit kailan. Hindi ako nanalo sa casino, wala akong ganong klaseng swerte. Diba lahat ng bagay, pinaghihirapan ko. O siya, natanggap siya doon, na hindi siya nag-aaraw, wala siyang kaalam-alam, ay napakaswerte niya. Sana all. Eh, hindi ka naman swerte, hindi ganun lahat ng, hindi lahat, yung mga taong isang beses na tumaya sa loto, tapos nanalo, may mga taong ganun. Pero hindi tayo lahat ganun. Guess nyo, may mga taong kailangan mong paghihirapan para makapasok ka dyan, kasi wala kang kakilala. Diba? O kaya talaga sinuwerte lang siya, bagito yung Asia, natanggap siya. O kaya talaga wala siya na masyadong requirement yung time na yun. Talagang mass hiring sila. Kailangan nila, ititrain na lang. May mga ganun eh. Kaya sila nakapasok dun. Kaya huwag ka maniwala sa kanya. Sa taas ng competition ngayon, kailangan may bit-bit ka na palagi para matanggap ka. Kung siya natanggap dun, na hindi siya nag-aaral, eh good for him sana all. Pero ikaw, hindi ka, nag-guess mo, try mo. Try mo eh, ayaw naman, maniwala ko sa kanya, hindi mag-apply ka. Tapos sa company niya, tingnan natin kung matatanggap ka rin sa may networking job na meron siya. Diba? Mga nega lang yun. Hayaan mo siya. Okay, next. Sabi niya yan. Aral-aral ka pa na Cisco? Eh, ang galing ako, di naman yan ang gamit dito. Wow, mga ganyan. Hindi ko nagamit eh. Diba, ba't mag-aral ko siya sa yung peno, sa yung honest mo? Mga ganyan-ganyan. Uy, hindi naman lahat ng mga inaral mo. Diba? Ano ba, kung saan ka nag-aaral ka ng Cisco, sige nga, panag-aaral ka niyan, ano ba mga meron dyan? Alam mo kung paano mag-network, alam mo yung concept ng network, alam mo paano apply yan, alam mo, nag-gets mo yung overall na kailangan. Not necessarily kailangan apply mo palagi yan sa Cisco, o marunong na siya mag-IP addressing, parang hindi niya napapasin na nagagamit niya. Ako, ang dami ko inaral, nag-aral ako sa totoo lang. Dami ko inaral eh. Nag-aral ako dati ng HR. Nag-aral ako ng HR. Okay, nag-aral ako ng HR law at kung ano-ano pa, di ba? Naging HR ba ako? Diba? Nag-aral ako ng law. labor law. Doon sa isang lawyer, blablabla. Ilang linggo din ako, nag-aral ako ng finance. Oh, nag-aral ako ng arts. Fine arts, nag-drawing ako. Marunong din ako. Nag-aral ako ng web design. Marunong din ako niyan. Yung website namin ako gumagawa. Marunong ako HTML, marunong ako CSS. Nag-aral din ako dati ng programming. Marunong ako niyan, marunong ako Java.
Ay, yung Python niya, madali lang sa akin. Pero nag-apply, ibig sabihin, nag-adjust ako ng konti. Marami akong inaral. Marunong ako mag-Photoshop, marunong ako. Ano, nagamit ko ba lahat ngayon? Ngayon, mag-Photoshop ba ako? O, yung naaral ko sa labor law, na-apply ko ba? Inaaral ko sa HR, na-apply ko ba? Inaaral ko sa finance, na-apply ko ba? Yung arts ko, yung drawing-drawing ko, painting-painting ko. Oo! Kasi yung lahat ng mga natututunan mo, akala mo lang, hindi mo na-apply, pero binago ka niyan. Kung ikaw yung nakikinig talaga. Diba? Nag-aaral din ako ng speed reading. Ang dami kong inaaral. Diba? Bawat isang inaaral mo, huwag mong isipin na hindi mo siya na-apply. Kung nag-aaral ka ng Cisco para nasa networking field ka, pero hindi mo nagagamit yung Cisco, the fact na alam mo yung IP addressing, alam mo yung routing, alam mo paano gumagana yung network, alam mo yung cabling, itinuro niya yun sa'yo eh. Kasi yung magagamit mo yan, eventually, kung natrabaho ka na, hindi nga na ano, nag-tech support ka, di ba? Anong tine-tech support mo ngayon? Technical, di ba? O naintindihan mo siya kasi nag-aaral ka ng Cisco. Kasi nag-iiba yung frame of mind mo kapag may mga inaaral ka na bago. Kaya nag-aaral ako ng HR, di ko na-apply para naiintindihan ko na ngayon ano yung naiintindihan ko yung job hiring process. Ano ba yung consumption ng mga HR? Bakit sila ang higpit-higpit nila? Kaya bakit ang hirap mo silang anuhin? Kasi mga consumers, alam ko, nag-aaral ako ng finance. So, marunong ako magbasa ng, ano ba yan? yung mga financial statements. Marunong ako noon. Marunong ako mag-web design kaya alam ko tumingin ng codes na nagigets ninyo. Pero hindi ko siya na-apply araw-araw, di ba? Pero alam ko na yon in the back of my head, di ba? Na-apply ko yan sa lahat ng mga tinitignan ko. Nag-guess nyo, iba yung frame of mind ko, yung frame of thought ko, iba yung nagiging approach ko sa mga bagay-bagay. Kasi binago ako ng mga bagay na inaaral ko. Ngayon, kung nag-aral ka ng Cisco, kung Huawei man yung ginagamit nyo dyan sa office ninyo, kaya mo naintindihan na mabilis yung Huawei kasi nag-aral ka ng Cisco. Ganun lang yun kasimple. Gets ninyo? Kaya hindi porke hindi siya yung ginagamit mo. Tapos, okay, naging Microsoft admin ka. Diba? Naging ano ako, naging system admin ako dito. Hindi ko na-apply yung Cisco. Ano, hindi mo na-apply sa Cisco? Diba? Kaya naging system admin, may networking yun. Kailangan mong configure din ng IP address. May networking yun, nagsiset up ka ng servers. May tignan mo ba yung servers kung wala kang background sa Cisco? Diba? Hindi, walang ganunan. Babaya mo yung mga negative kasi mababaw yung pangunawa nila. Kaya mo sila sa buhay nila. Diba? Kailangan ikaw i-elevate mo yung thinking mo, yung mindset mo. Huwag kang nagpapa-apekto sa mga taong nega. Diba? Ganun lang yun. Okay, next. Last, sabi niya. Aral ka pa Cisco? Eh, hindi naman lahat nakikita sa libro. Pagdating mo sa actual, iba na. Eh, ganun naman talaga yun. Diba? Misan kasi yung iba, sinishortcut eh. Diba? Eh, ang tanong, paano ka makakarating sa actual? Kung wala kang ano, background, hindi ka mahayam, hindi mo makikita yan. Okay? So, parang ano lang din yan. Kunyari, artista ko ulit. Nag-artista ko ulit. Okay. Nag-audition ng Star Magic. Eh, talaga meron akong angking drama-drama sa buhay. Eh, may kaibigan akong direktor. Okay. Eh, nahaano ko. Naging artista ko. Okay. Subutin din ko doon. Siyempre, may mga batikan doon, mga veterano. May mga style yung mga yun. Turuan ka nila. Alam mo, bata. Ganto lang yan. Pagka ano, iyak-iyak ka, ganyan. Pipisipisip mo mata mo. Kung ano man, di ako marunong nga. Guess niyo. So, bibigyan ka nila ng technique. Ganto, turuan ka nila. Ganun naman talaga. Okay. Sa amin, nag-aral akong culinary, di ba? Meron akong diploma in culinary. Test da, 3-4, at kung ano-ano pa. Meron din ako Australian certificate ng culinary. Actually, pwede na pumunta sa Australia, magluto-luto na lang. Meron din ako yoga certificate, international certification. Marami ko eh. So anyway, balik ako. So, kung kunyari ako, nag-aaral ako ng culinary, di ba? So, meron kaming method kung paano gawin yung Hollandaise sauce. Ano may Hollandaise sauce? Mami, hindi. Butter yun na may suka eh. Tapos nahalos may ano. Yun lang yun eh. Tapos nalagay sa itlog. Diba? Masarap yun. Okay. So sa amin, may hirap gawin na nag-aaral ako sa school. Yung kasi yung nasa libro, kailangan may tamang mainit ka na tubig, halo yung may itlog, ano, kasi pag mali, yung masyado mainit, nagiging scrambled egg. Yun yung ginagawa. Ang hirap ng ano, Hollandaise sauce na yun. Pero sa actual, aba, may na microwave. So, wow! Okay. Wow, pares lang. Yung shortcut nila eh. 'Di ba? May mga ganun. Kasi kunyari nakita mo sa libro ganyan kasi since alam si, kahit naturo sa akin yung microwave, alam kong mag-adjust kasi marunong na akong gumawa ng Hollandaise sauce in the first place. Na nagigets niyo? So same din sa Cisco. Sa Cisco. Okay.
So pag sinabi sa iyo, ako kumang pahirapan 'yan kasi pag naglalagay ka ng ano kunyari mag-install ako. 'Di ba tayo alam natin sa ano nila Microsoft. Okay, 'di ba pag alam natin kapag mag-install tayo ng Microsoft, upuan natin yung PC, install natin, antay tayo ng 3 hours. Tapos na. So ano, isang daan yung computer na pa-installan mo. 'Di ba? So bagong setup yung ano, yung company, 'di ba? Isang daan. Installan mo. Upuan mo isa-isa. Ay ma'am, pwede naman ako i-recopy ko yung ano eh, CD. Tapos, shoot ko isa-isa doon sa CD-ROM lahat, eh, pwede naman yun. O, pwede rin. Papaguri mo yung sarili mo, sige. Di ba? Pero sa actual, may bulk na installation yun. Pwede ka turuan ng boss mo. Wag ka nang ano dyan. Wag mo nang isa-isahin yan. Baka next year ka pa matapos niya, turuan kita kung paano mo may install sa 100 computer na yan automated. Diba? May isa-setup ka lang konti tapos hindi mo na kailangan silang puntaan isa-isa. May mga ganun. Diba? So, ibig sabihin, bibigyan ka niya ng ginagamit nila sa actual. Pero, kung in the first place, hindi mo alam kung paano yun talaga gawin, may hirapan siyang turuan ka. Kukutusan ka na lang yan. Installation lang. Hindi mo alam. Okay? O kaya, pagkatapos may install lang, lagyan mo na ng mga IP addresses yun. Ito yung IP addressing scheme natin sa MAC address. Ganyan. IP address. Ito lalagay, sir. Hindi mo alam! Susukulat mo na matuturo ko sa'yo! May mga ganyan. Okay? So, kailangan, nag-aral ka. Para pagdating sa actual, pag binigyan ka niya ng shortcut, di ba, alam mo kung paano gawin kasi alam mo yung long cut. Gets nyo? So, yun. Okay? So, marami man ikaw na may encounter na nega, di ba, hayaan mo sila sa buhay nila. Diyos ko, marami sa mga tao, hindi, napaka-nega, di ba? Kung gusto nilang gano'n, hayaan mo sila. Basta ikaw, dapat importante, yung mindset mo, ibahin mo sa kanila. Diba? Ang mga taong iba yung mindset, sila yung umuunlad ng mabilis. Diba? Hindi mo sinasabi din sila umuunlad. Okay, game. So, yun yung mga meron dyan sa pagiging CCNA mo. Pero ma'am, sige ma'am, nagigets ko eh. Gusto ko na nga mag-start eh. Magbag-aral ng CCNA. Pero kasi, nabasa ko, yung curriculum, magpapalit na. Diba? Magpapalit na ma'am. Sabi to no, February 24, iba na ma'am yung CCNA curriculum, eh, di man ba nag-aral ako, hindi ko naman gamit yan. Mga ganun-ganun. Diba? Di mo na ba magagamit? Take note, ulitin ko. Sa February 24, 2020, sobrang malaking change yung ginawa ng Cisco sa lahat ng mga certifications na meron sila. Sobra. Okay? So, ang tanong pa, nag-aral ka ba ngayon, mawawala ng visa yan? Okay? Hindi. Bakit? Pag nagpalit ba yung, lagi naman sila nang papalit ng curriculum eh. Diba pa nagpalit ba sila ng curriculum, mag-iiba yung concept, yung mga standards? Diba yung pa rin naman yun? Pag nagpapalit sila ng curriculum, ang ginagawa nila, nagdadagdag bawas sila dyan. Diba? Dagdag ng konting topic, bawas ng konti. Okay? Pero yung pinaka-core topics nandun pa din. O si layers, IP addressing, routing protocol. Sila-sila lang naman dyan, nandyan palagi eh. Diba? TCP, IP. Diba? Mawawala yung mga yan eh. Diba? So, ngayon, ang present curriculum na meron kasi 200-125. Okay. Ngayon, yung 50% ng lahat ng coverage ng 200-125 e covered pa rin. Still covered sa bagong 200-301. 200-301 na yung exam code natin come February 24, 2020. So, iba na siya. Okay. So, ang tanong, bakit nila binawasan ng 50% yung present 200-125. Kasi magdadagdag sila ng topic. Kasi alam mo, itambak nila sa iyo yan. Eh, di na nakalbo ka na. Yung lahat ng coverage niya, present 200-125 plus dagdag, eh, di ba? Baka naman mala encyclopedia na yung kapal ng mga libro ng CCNA, di ba? Hindi pwede. Kailangan nila magbawas para mag-make way sa mga bago. Okay, kaya, pero huwag ka mag-alala kasi yung iba, yung 50% na tinanggal dun sa may CCNA 200-125, eh nilagay naman nila dun sa may bagong CCNP core na exam. Kasi nyo, so kung gusto mo maging CCNP, yung unang exam yan, yung core exam, yung ibang natutunan mo sa 200-125 will still apply dun sa CCNP core exam mo. So hindi yan mawawalang visa, hindi mawawala ng silbi yung inaral mo. Okay, ang tanong, ano ba yung mga topics na dinagdag nila sa bagong 200-301. Kaya nagdagdag sila ng wireless. Take note, sa present CCNA na certification setup ng Cisco, marami kasing CCNA. So, meron CCNA routing and switching, may CCNA wireless, may CCNA security,
may CCNA data center, dami, may CCNA cloud, may CCNA, CCDA, Cisco Certified Design Associate, ang dami. Ang ginawa na Cisco ngayon, tinanggal na nila lahat yung mga CCNA, wala nang CCNA wireless, wala nang CCNA security, wala nang CCNA data center, wala nang CCNA cloud, wala nang CCDA, Cisco Certified Design Associate, wala na sila lahat. Next year, isang perasong CCNA certification na lang yung meron. Okay? So yung mga CCNA na tinanggal nila, yung topics niya, dinagdag nila dun sa may bagong 200.301. So yung wireless meron na kasi ngayon yung 200.125, walang wireless, overview lang. Okay, ano ba Wi-Fi? Yun lang. Okay? Sa security, so sa wireless, may configuration na ng mga tinatawag na yung mga lap access to WCS. Ay, ako yung utak ko hindi gumagana. Ay, basta, yung controller, wireless, WLC. May utak ko minsan, may configuration na ng WLC, yung wireless LAN controller. Okay, yung wireless LAN controller, kinakabit mo sa kanya yung mga tinatawag na lightweight access point na para bang, isipin mo na lang yung mga cell site, di ba? Mga cell site, mga antenna. Tsaka na pa nasa 2201, hindi discuss ko yun. So, may additional sila na WLC configuration. Okay, meron na rin security, yung topics ng security na nasa CCNA security, nilagay nila doon sa may bagong 200.301. So, meron tayong configuration niya ng mga AAA, TACAX, RAGIS yata. Okay, so, check ko. Pero meron na security. Okay, meron na tayong ito na automation. So, meron ng konting programming yung susunod na CCNA. So, kailangan mo na matuto dyan na may Python, JSON, at kung ano-ano pa. Diba? So, meron na tayong automation. Mamani yung automation, eh, saka ko na di-discuss. Eh. Pero automated. So, for every network change, hindi ka natatawagin ng company mo. Ay, nag-configure mo na, nag-down yung network dyan! O, pwede mo yung i-program yun. Na kapag nag-down network dito, mag-failover siya automatically kung saan mo siya gustong puntahan. Magpapalit sila ng IP address automatically kung gusto mong IP address. Kino-configure yun. Pinoprogram na yun using Python. Okay? At isa sa mga reason bakit nagpalit, sobrang pinalitan ng Cisco, yung curriculum nila, actually halos lahat ng mga IT certifications ngayon nagbabago-bago na sila ng curriculum nila kasi halos lahat na ngayon nagma-migrate sa cloud and automation. Okay? So yung SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Okay? Yan yung bagong technology na ngayon. So hand in hand yung automation saka SD-WAN na kailangan mo matutunan. So sabi nung may nabasa ako sa nabasa yun. Sa mga groups, sabi sa akin magkakaroon ng automation, mawawalan na ng silbi yung mga network engineers. Yung automate mo, hindi mo rin alam yung ilalagay mo, di ba? Yung automatic mo lang naman yung pinipindot mo dyan. Pero kailangan mo sumunod sa uso, parang ano lang yan di ba dati pa kasi ng unang Disney, di ba? Kailangan lahat, yung mga cartoons, mga Bambi, mga ganyan, mga Mickey Mouse, 'di ba? Bawat isang frame doon, dinodrawing nila, 'di ba? Oo. Eh no nagkaroon ng automation, 'di ba? Nagkaroon ng yung mga Pixar na, 'di ba? Yung mga cartoons ngayon computerized na, 'di ba? So, kung so ibig sabihin na nagkaroon ng computerized na wala na yung mga nagdo-drawing, 'di ba? Hindi. Pero yung mga nagdo-drawing, yung pa rin naman dinodrawing nila para sa computer na kailangan mo mag-upgrade ng konti. Kung di ka marunong mag-drawing, may hirapan ka doon sa computerized. Kasi di mo, ako kahit bigyan mo ako ng computer, daw ma-drawing naman ganun. Kasi hindi ako marunong Di ba? So, kailangan mo ng base na knowledge. I-automate mo lang yung trabaho mo para maging lalo mabilis. Kasi nga, yung network ngayon, very, very fast, di ba? Kailangan ang downtime mo halos hindi napapansin. So nandoon na yung automation ngayon. So yung malaking pagbabago sa lahat ng curriculum na meron si Cisco para mag-give way ka sa uso na automation. But hindi ka pwedeng mag-automate yun nga kapag hindi mo alam talaga yung pinaka basic yung na nangyayari sa network kasi ang difference lang naman yan, imbis na ikaw pumipindot dati ng configuration, pumupunta ka mismo doon sa may router at nagko-console ka doon, napipindot-pindot ka doon, hindi mo na yung gagawin doon ngayon. Okay, ino-automate mo yung configuration, nilalagay mo na sa program. Okay? Hindi ka makapag-program kundi mo alam kung ano ilalagay. Gets? Okay, so yun lang siya. So ngayon, alam ko naman kasi nga talaga na magpapalit na yung mga curriculum. So, ang ginawa ko talaga, di ba, meron ako yung offer na CCNA na course, di ba, ang dami ko nang ginawa, mag-upisa ka na mag-aaral. Teka, ma'am,
yun nga, so pagka nag-aral ka na ngayon kasi, eh, iba kasi nag-aantay na eh, ng bagong curriculum. Okay? Pagka, pag nag-antay ka pa kasi, una, pagdating next year, mag-umpisa ka sa umpisa. Ganun din naman yun eh. Kahit 200, 301 yan, mag-umpisa ka pa rin mag-aral na ano ibig sabihin ng router, ano yung TCP/IP, ano yung OC, ano yung OSPF, ano yung mga routing protocol na yan, ano yung IP addressing, ano yung IPv6, yun pa rin yung topics. Nadagdagan lang. Di ba yung bandang latter part? So, ibig sabihin, kung mag-aantay ka pa na hanggang next year, di ba, hindi tayo bumabata, di ba? Tumatanda tayo. Di ba, sayang, yung oras na nanonood ka lang na Netflix o nagmo-mobile legends ka dyan tuwing gabi. Guess what? Nag-aantay ka eh. Ngayon, mag-aaral kapag wala akong ganito. Ngayon, mag-aaral kasi magpapalit naman yan next year. Dapat palitan mo yung mindset mo na ganun. Okay, since parehas lang naman yung topics na dagdagan lang. So, lahat ng mga aaralin mo, yun pa rin yun. Pag dumating yung bagong curriculum, ang aaralin mo na lang yung mga additional. Okay? So, yun siya. So, imbes na kung mag-aaral ka, di ba magpapalit tayo ng curriculum ng February 24. Tama, birthday ko yan eh. Pengi akong burger. Okay, next year. Okay, magpapalit yung curriculum ng February 24. February 24 ka talaga mag-i-start. Eh, kailan ka matapos? Gets mo? Eh, di 2020 yan ha. Kailan ka makaka-exam? 2021. Tapos, ang bagal mo palalo, 2022. Hindi na si Duterte presidente, nag-aaral ka pa rin ng CCNA mo. Kasi yung mindset mo, ganyan. Diba? Kung pwede ka na mag-umpisa ngayon, mag-umpisa ka na. Diba? Sa kusong-kusing ngayon, may trabaho ka. Sabi natin, nagtatrabaho ka. O, tapos, ano sasabi ko? O, yan, nagtatrabaho ka. Pwede mo na unti-unting aralin yan. Pwede mo na unti-unting aralin yan para pag February 24, ilan na lang. So, mga February, March, April, May, June, July, pwede ka na mag-exam. July 2020, pinatatagal mo pa yung upgrade ng knowledge mo. And besides, kahit na, alam mo, marami akong mga estudyante na hindi pa sila, hindi pa sila nakaka-exam. Inaralan nila to, di ba? Since naaral mo na yan, pwede mo na dagdag sa key skills mo eh. Natapos ka na doon sa may IP addressing part, lagay mo na sa may resume mo, marunong na ako mag-IP addressing. Na-discuss ko na sa'yo yung local area network, lagay mo, marunong ka na ng local area network. Na-discuss ko na sa'yo yung VLAN, lagay mo na kasi alam mo na yun eh. Bakit di ka ba nakaka-exam? So, pwede ka nang matawagan ng HR para ma-hire. Diba? Tapos, pwede ka nang ma-interview ng technical interview. Wala naman silang pakialam kung certified ka. As long as hindi ka magiging pabigat. As long as hindi ka magiging cancer. Doon sa may grupo nila. Kapag ikaw ay na-hire na, ma-hire ka! Kasi nyo, kahit hindi ka certified, huwag ka na magantay. Kung kailangan mo ng career, kung fresh graduate ka, ilang taon niyang aantayin mo para makapagtrabaho ka, sayang. Ano ba, gusto mo, mythic ka sa Mobile Legends? Yun na lang kakaririn mo? Ano ba ginagawa mo ngayon? Diba? Mag-aral ka na. Diba? Eh, mam, ano eh, hirap maghanap ng trabaho. Ay, mahirap maghanap ng trabaho ang tao hindi naghahanap. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, naghahanap ka man, mahirap maghanap kapag wala yung skills na kailangan nila, kahit anong gawin mo. Kaya maraming mahirap, nahihirapan maghanap ng trabaho na nagagas nyo. So, habang nag-aantay ka, kung fresh graduate ka, habang nag-aantay ka na may tumawag sa'yo, wala tatawag sa'yo kasi nakalagay doon sa may resume mo, eh, pangalan mo, pangalan nanay mo, tatay mo, birthday mo, saka nag-high school, elementary, anong college graduate ka, sa mga seminar mo na hindi ka naman nakinig sa school, yun lang naman nakalagay. Alam naman namin sa HR, namin alam naman ng HR, yung mga seminar na yung mga silbi, wala ka naman natutunan doon, pagdagdag lang yun sa resume mo, paano kanila tatawagan? Nagigas ninyo? So, kailangan nila skills. Diba, yun yung labanan ngayon. Kung wala ka nun, ay nako. Diba? So, mag-aantay ka hanggang next year, ano, February 24, 2020, tapos 2021, nangingin ka pa rin sa nanay mo, kasi hindi ka ma-hire, so, mamili ka, diba, ng trabaho, nagagalitan. Nagigas yun, isasayang ka ng oras, kung career shifter ka, ganun din. Diba? Kasi kaya mo gusto mag-career shift kasi nabuboyong ka na dyan sa present na trabaho mo. Gusto mo doon sa may tinitubok ng puso mo. Eh kung nagpapatagal-tagal ka pa, diba? Sayang naman. Nagigas niyo kasi posible. Sayang sa hindi imposible. Very, very, very highly, highly probable, possible na makalipat ka na ng networking career kahit na hindi ka pa pumapasa. Kaya wag mo isipin yung exam na yan. Nagets niyo yung exam na yan. Oo, na maganda naman yung may exam, pero ang importante yung knowledge. Diba, umpisa mo ng saksakan ng knowledge, yung utak mo, para mapunta ka na doon sa gusto mo mangyari. Diba, kung gusto ko maging artista, kahit di pa ako nananalo ng award, pwede na akong maging artista kung marunong ako umarte. Nagets niyo, ma'am, ikaw talaga, tayong hard ka maging artista. Yun ang sample ko eh.
Kaya nga, ang ginawa ko, yung course ko, yung CCNA course ko, 9,750 yan. Uy! Diba? Binababa ko na, para mag-umpisa ka na kasi mag-change yung curriculum. Hindi na yan ganyan kababa next year. Diba? Mas mataas na yan. Nag-guess ninyo, marami akong pagbabago na ibibigay kapag nagpalit na ako ng curriculum at pag nag-enroll ka, lifetime yan. Kahit nagtatrabaho ka na, pwede mong balikan kasi yung mga dinidiscuss ko dyan pang trabaho. Yung mga minimessage siya ka ng mga estudyante ko, nagtatrabaho na sila, yung mga kailangan nilang i-implement sa office nila, nakikita na kasi dinidiscuss ko yun. Akala nyo lang. Madiniscuss ko yun. Mag-aral ka na. Improve mo na yung sarili mo. Binaba ko na yan. Lahat na binibigay ko sa inyo. Tapos ngayon, kung wala ka pa pera, nag-installment na ako 1818. Diba? Gusto ko kasi, mag-umpisa na kayo. Diba? Lahat na lang pwede kong ibigay para mag-aral ka. Lahat na lang pwede kong ibigay para supportahan ka sa pag-aral mo. Ako na nga rin gumawa ng study plan. Meron kayo study plan. Ako na rin gumawa ng review and refresher na dagdag sa inyo. Ako na rin gumawa ng command guide na supposed di dapat yung mga estudyante ko na yung gumagawa. Diba? Baby na yung mga tao sa akin. Hindi ko ginagawa yan. Para lang, maka-exam habol mo. Hindi, kahit na hindi ka makapag-exam, habol mo yung knowledge mo. Mag-apply ka na. Huwag ka nang mag-antay-antay dyan kasi magpapalit yung curriculum. Anong gagawin mo? Abang inaantay mo yan. Kasi nagsasayang ka ng oras. Okay? So, yun. Ang dami ko na nasabi. Okay, so, yun nga. Balik ako. Kasalanan to ni Kuya eh. Kaya naisip ko na i-record ulit eh. Okay? So, yun. Kapag, balik ako na yan. Kung meron ka mang career goals, gusto mo maging network, gusto mo talaga yan. Depende ko ano yung objective mo ba. Gusto mo maging network engineer kasi gusto mo yan yung career na yan. Kasi alam mo na mataas yung career, mabilis yung career growth dyan. Alam mo na maganda yung compensation dyan. Maraming mga advantages yung pupunta sa network. Kaya ang bilis-bilis sa mga taong masisipag, sa mga taong dedicated, sa mga taong maganda yung mindset. Huwag kang nega. Huwag kang sagaya doon sa mga nega na didiscuss ko kanina. Sa mga taong magaganda yung mindset, ang career nila mabilis. Kaya yung mga estudyante ko 4 years ago, kaya diba lagi may tatanong sa'yo, where do you see yourself 5 years from now? Okay? Yung mga estudyante ko 4 years ago, mahaba nito din ka, discuss na ako, ano ginagawa, masyado ngayon, di ba? Huwag ka nang mag-Mobile Legends. Okay. Kwento ko lang, konting-konting kwento. Okay? Mga sample na students ko, ha. May isa akong estudyante, kumakain ako ng fishball, eh. Mahilig ako sa fishball. Noong sa may baba ng Mnet, kumakain ng fishball, may sumalubong sa akin. Tuturo ako ng live nun. Ma'am Len? Gurong, ha? Bakit? Ma'am, ganyan, ano kasi ang buhay ko, parang mag-apply, resign ako, parang, ha? Ganun, may mga ganun sa naiiyak-iyak siya, tatabaho ko sa sky cable, yung tagkakabit ng cable, na umakit-akit sa poste, ganyan-ganyan. Ma'am, pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko, akit ka na muna doon sa office, kaya boosting ko lang fishball ko. Sige, ano doon si Ma'am Beth, kasi nandun yung assistant ko dati, si Miss Beth. So, akit siya. Siyempre, tumuloy ko pagkain ko ng fishball. Pagkakayab ko, aba, parang may drama-rama sa hapon si Ma'am Beth. Siya kasi, yung estudyante na yon, umiiyak talaga siya kasi nga, nalulungkot na siya kasi nga, hindi ko alam eh, hindi ba, yung, siya kasi nakakaalam ng mga story, personal life ng mga estudyante ko. So, ang alam ko lang, hindi siya masaya sa trabaho niya, feeling niya. Hindi niya na ma-maximize yung potential niya. Saka hindi siya para doon, no? Akit-akit ka ng poste, magkabit-kabit ka ng cable sa bahay ng mga tao. May mga gumagawa naman, no? Kasi may mga tao kasi na hindi nakukontento. Dapat talaga hindi ka nakukontento, gusto mo lagi i-improve mo yung sarili mo. So, iniisip niya, nabasa niya, ganyan, para maganda si CNA. Okay, nag-decide siya na mag-design. Tapos, mag-endo sa kasi kakarire niya. Dahil ako naman, ayoko minsan ng ganong klaseng responsibility sa akin. Ba't ka nag-design? Diba, hindi ko nga magagana, hindi ko ma-hire ka. Pero I'll do my best, diba, na maturuan ka para ma-hire ka. Pero ayoko nung ganong responsibility sa akin. Kasi feeling ko, ba, diba, hindi ka na-hire? Masisihin mo ako, diba, ganon. Pero nag-design siya. Nag-design, iyak ako sa kanya. Tapos, iyak pa siya, iyak siya, lalaki. Ganon. Tapos, anyway, so pumasok siya, nakikinig naman siya sa akin. Alam mo, makikita, alam ko, as a teacher ako, diba, nakikita ko sa mata ng mga estudyante ko, alam ko sino yung mga
mga mabilis aangat. Kasi nakikita mo yung hunger sa mata nila. Nakikita mo na yung interest na sa mata yun eh. Alam mo pagka nagtuturo ka, makikita mo sa mata nila. Alam na alam ko sino-sino yung mga ganun. Hindi naman ako nagkakamali. Misa nga, gugulat pa kayo, baka hindi ko na-assess eh. Mas, ano, as very successful. So anyway, so pagkatapos niya, mag-training, suicidin pa yun. So nandun yun sa likod. Palagi yun nandun sa amin. Kasi doon siya nag-aaral, naka-earphone siya. Nandun na siya, gusto niya lang doon. Gaaral lang siya. Lagi siya naka-sit-in sa amin. So, minsan nga yung mga joke ko, alam niya na, di pa ako nag-joke, tumatawa na siya doon sa likod. Kasi alam niya na pare-parehas na ng mga joke ko. Makita-kita ko siya ngayon, 4 years ago. Wow. Big time na si Kuya. Nakadukati na si Kuya. Diba? Tapos nagpakasal siya, wow. Ang grande eh. Hindi naman mo kumayaman yung asawa niya, diba? So, ibig sabihin, bata sa kanya, ganda na yung trabaho niya. Noong time na yun, nag-gets niyo, noong time na yung umiyak siya, depressed siya. Hindi alam ko ang gagawin sa buhay niya. Hindi ko man sinabi na ako yung, ano, kailangan mo lang kasi nung nudge. Yung, dito ang tama, ito tamang mindset. Palagi naman ganun. Kasi kahit anong turo ko bigay ko sa iyo, kung mindset mo laging mali, wala naman mangyayari sa iyo. So, okay na siya. Meron lang isang estudyante, ano naman siya, sa PUP nag-aaral yun. Ano, third year ECE yata siya noon. Incoming fourth year, bakasyon. Hindi ko alam sa kanya. Kasi naman isang staff ko lang yung kumausap sa kanya. Ngayon sabi niya, hindi ko alam kung si CNA, pumunta siya sa may training center namin, nag-usap sila. Ganun, tapos ano, sinilstock siya ng staff ko. Ano, nag-enroll si Kuya, di ba? Tapos pagkasun, ano, hindi pa siya gumagraduate ng college, si CNA na siya, di ba? Kagraduate niya, alam ko na-hire siya eh. Senior network engineer na siya sa isang malaking call center ngayon, big time na si Kuya, di ba? So, ano meron? Meron pa siya, ang dami ko eh. Kasi ano pa ba? Ang dami! May pa kung ano, estudyanteng janitor. Diba? Janitor. Ayoko naman maniwala. Minsan sinasabi niyo, pasensya ka na, medyo slow ako kasi janitor lang ako. Paano, wish, kitong loko pa. Kaya pa po dumating siya sa training center, naging pawis. Kasi kaya sa bahay nila, babike lang siya kasi titipid talaga siya. Matagal niya na pinag-ipunan yung pang-tuition na yun eh. Kaya ako talaga, pinahalagahan ko yung mga binabayad sa akin. Kahit hindi ko alam kung ano mga background nila, I treat everyone the same. Ha? Nandito ka kasi, gusto mong matuto. Estudyante ako dati. Alam ko kung ano mga kailangan ko. Alam ko ano ba yung mga ano, yung mga ganun. Diba? Ano pa ba? Marami. Diba? May pa siyang estudyante. Ano? Call center agent siya. Customer service. Hindi siya ma-promote sa technical support. No, technical support na lang ko pangarap niya. Hindi pa siya ma-promote. So, nag-enroll niya sa akin. Tapos, nag-exam siya. Hindi siya pumasa the first time. Hindi naman siya nalungkot. Diba? Nag-sit-in siya ulit. Tapos, ayun, nung nag-exam siya, pumasa. Malam-alam mo ka, IT manager siya sa may aking company. Ngayon, 4 years ago. Gets niyo, ang bilis. Yung mga iba, di ko na ani, ang daming nag-message siya kasi hindi ko naman kasi talaga ugaling na, ano, yung mga minimessage siya na ini-screenshot ko tapos nilalagay ko sa Facebook. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala talaga yon. Kasi ako naman, happy to serve. Ako, diba? hindi ko naman sinabi na naging maayos yung career nila dahil sa akin. Ang sinasabi ko lang palagi, kailangan mo lang ng tamang tulak ba? Papunta sa tamang direction. Tapos, kaya mo na sa sarili mo. Kasi naumpisahan na kita, na nagagasin nyo. So, ang point ko lang, 4 years ago sila. Mayroon ba isang sobrang laking multinational company? Lahat sila sa NOC, estudyante ko, gulat na gulat sila para sila lagi may reunion doon. Diba? Eh, sino ba naman yung mga estudyante ko yun? Mga fresh graduate na sila. Mga career shifter lang sila. Di ba? May iba pa nga medyo may edad na, teacher. Meron ko sa estudyante, English teacher sa Japan. Di ba? Yung estudyante ko siya, network engineer na siya sa isang malaki-malaki bangko sa Japan. Eh, mas mayaman. Ah, yung laki na sweldo sa Japan. Nagigets nyo? 4 years ago, nagusto mong mag-antay ng next year, mag-exam, nagsasayang ka ng oras. Nagigets nyo, sayang yung oras. Sana kung mag-aral ka ngayon, makapasok ka na ng network associate by the time, same time next year, 2020, katapusan ng 2020, katapusan ng 20, umpisa ng 2021, dapat junior network engineer ka na, kaya senior network engineer ka na kung nag-umpisa ka ngayon, eh hindi, ayaw mo. Bakit? Kasi magpapalit yung curriculum, nagsasayang ka ng oras, lagi ko sinasabi, sayang yung oras. Magmadali ka. Nagigets nyo? Hindi ba na ayaw ko magaling kasi wala akong notebook? Mamaya ako magaling kasi wala pa ang PC. Ay, Sus Maria!
Diba? Ay, mag-aral ka na. Ayaw mo ng PC. Muna, pag-ipunan mo yan. Dapat ngayon pala nag-build up ka rin ng skills. Alam mo ba? Ano yung mga iba sudyante ko? Nasa part 1 pala sila na lecture ko. Na-hire na sila. Nag-PC ba sila? Wala pa nga sila sa hands-on. Nag-gets yung point ko. Huwag kang, kung nasa technology field ka, dapat hindi ka nagsasayang ng oras kasi ang technology always changing. Diba? Yan nga SD1, yung automation, bago yun. Ako nga, aralin ko pa yun para maituro ko kaagad. Diba? So, ang tanong, bakit ba kailangan mo mag-umpisa na mag-aral na para sa CCNA mo? Kasi yan yung step one mo. Mag-umpisa ka na. Huwag ka na babanjing-banjing dyan. Kasi wala namang silbi. Wala namang bibigay ng award sa'yo kung tumaas na yung level mo dyan sa Mobile Legends na yan. Wala namang bibigay ng award sa'yo pagkatapos mo lahat ng movies dyan sa Netflix na yan. Hindi na bibigay ng improvement sa buhay mo. Matanda ka na. Diba? Hindi naman tayo elementary, hindi naman high school, college, graduate ka na, nagtatrabaho ka na, magkaka-family ka. Sayang yung oras. Guess nyo, simple lang yan. Sinasabi ko, ma'am, CCNA, yan yung first step mo. Kung gusto mong maging network engineer, hindi ako nag-joke. Okay. So, yun lang. So, ulitin ko, start ka na. Hindi na bababa yung tuition ko. Diba? Kung meron kang mag-umpisa ka ng 1-8-1-8-1-8 yan. Diba? Eh, mama, papabayad ka. Eh, di mag-aral ka, mag-isa. Okay lang, mag-self-study ka. Ang dami kong free. Kailangan mo lang effort. Umpisahan mo. Nakitakuro ang time. Nagigas niyo? So, well, anyway, sana, ito si Kuya. Good luck na sa kanya. Diba? Yun. Okay. So, i-upload ko to sa Facebook namin, fanpage. Kung inabot mo to hanggang dulo, paki-like, paki-follow us sa YouTube. Ay, sa Facebook fanpage namin. Paki-subscribe. Pa-subscribe naman ako sa YouTube naman to. Diba? Nagbibigyan ko ng mga free. Diba? Kasi gusto ko yung yung silver na plaque doon sa may YouTube. Itasabit ko dito somewhere. Tapos bibit-bitin ko palagi ito yung nagtuturo ko. Pangarap ko yung silver na plaque na yun. So, anyway, usipusya mo nang ayusin yung career mo. Mag-upisa ka na mag-aral. Huwag ka na mag-antay ng curriculum change. Okay? Till next time.